Magandang umaga mga bata! Kumusta na kayo? Natatandaan niyo pa ba ang mga letra at tunog na napag-aralan natin? Sabihin nga ang mga tunog! Magaling! Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang iba pang mga tunog sa alpabetong Filipino. Pag-aaralan din natin ang mga letrang patinig at katinig at kung ano ang pantig. Handa na ba kayo? Yay! Ako si Teacher Mikey. Tara na at atin niyang simulan ang ating aralin. Bago natin simulan ang aralin, ay atin munang tingnan ang mga ito. Ano ang tawag natin sa mga letrang ito? Magaling! Tinatawag natin silang mga patinig. Magbigay nga kayo ng mga bagay na nagsisimula sa mga patinig na makikita sa pisara. Mahusay! Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Handa na ba kayo? Alam ba ninyo kung ano ito? Tama! Ito ang letrang H na may tunog na ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang H na may tunog na hari, halaman, hipon, at hole. Ngayon ay kayo naman ang magbigay ng mga salitang nagsisimula sa letrang H na may tunog na ano ang naisip ninyong nagsisimula sa tunog? Ano nga ulit ang tunog nito? Sabihin nyo nga ulit. Tingnan naman natin ang susunod. Tama! Ito ang letrang W na may tunog na W. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang W na may tunog na W. W, walis. W, walo. W, watawat. At W, waling-waling. Ngayon ay kayo naman ang magbigay ng mga salitang nagsisimula sa letrang W na may tunog na W. Ano ang maisip ninyong mga salitang nagsisimula sa tunog W? Ano nga ulit ang tunog nito? Sabihin nyo nga ulit. Ang susunod naman ay ang letrang Y. Ang tunog nito ay Y. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang Y na may tunog na Y. Y, yoyo. Y, yero. Y, yelo. At Y, yungin. Ngayon ay kayo naman ang magbigay ng mga salitang nagsisimula sa letrang Y na may tunog na Y. Ano ang naisip ninyong mga salitang nagsisimula sa tunog Y? Ano nga ulit ang tunog nito? Sabihin nyo nga ulit.
talakay na natin ang mga huling tatlong letra ng ating alpabeto. Handa na ba kayo para sa susunod nating gawain? Yay! Magpapakita ako ng mga larawan. Sabihin kung anong letra sila nagsisimula. Sa anong letra ito nagsisimula? Magaling! Ang yero ay nagsisimula sa letrang Y na may tunog na G. Sa anong letra ito nagsisimula? Mahusay! Ang hikaw ay nagsisimula sa letrang H na may tunog na sa anong letra ito nagsisimula? Magaling! Ang mais ay nagsisimula sa letrang M na may tunog na M. Sa anong letra ito nagsisimula? Mahusay! Ang suklay ay nagsisimula sa letrang S na may tunog na sa anong letra ito nagsisimula? Tama! Ang gagamba ay nagsisimula sa letrang G na may tunog na G. Ang mga letrang Y, H, M, S, at G ay mga halimbawa ng katinig. Ulitin nga natin mga bata. Magaling mga bata! Ngayon naman ay tingnan natin ang nasa pisara. Ano ang napapansin ninyo sa mga letra? Magaling! Sila ay nakasulat sa kulay berde at pula. Sabihin nyo nga ang mga letrang nakasulat sa berde. Magaling! Ngayon naman ay sabihin ang mga letrang nakasulat sa pula. Mahusay! Ang ating alpabeto ay nahahati sa dalawa. Ito ay ang katinig at patinig. Ang mga letrang B, K, D, G, H, N, M, N, P, R, S, T, W, Y ay tinatawag nating mga katinig. Ngayon naman ay ulitin ninyo ang mga letra. Mahusay mga bata! Gusto nyo bang maglaro? Sasabihin ko ang letra. Sabihin ninyo kung ano ang tunog nito. Ito ang letrang K. Ano ang tunog nito? Ito naman ang letrang D. Ano ang tunog nito? M. Ano ang tunog nito? Ano naman ang tunog ng letrang S? Ito ay ang letrang Y. Ano ang tunog nito? Magaling mga bata! Ngayon ay tingnan natin muli ang pisara. Ano ang tawag natin sa mga letrang ito? Magaling! Ang mga letrang A, E, I, O, U ay mga patinig. Ulitin nga ninyo.
Magaling! Ngayon naman ay sabihin ang tunog na inyong makikita. Ano ang tunog nito? Ano naman ang tunog nito? Ano ang tunog nito? Ano naman ang tunog ng letrang O? Ano naman ang tunog nito? Ulitin nga natin ang kanilang mga tunog. Sabayan niyo ako, mga bata. A, E, I, O, U. Magaling! Ngayon naman ay ating pagsasamahin ang mga napag-aralang tunog para makabuo tayo ng isang pantig. Alam ba ninyo kung ano ang pantig? Ang pantig ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig o kambal patinig at isa o mahigit pang katinig. Handa na ba kayong pagsamahin ang mga napag-aralan nating mga tunog? Anong pantig ang mabubuo kapag pinagsama ang tunog ng bu at i? Magaling! Ang pantig na mabubuo ay D. Ano namang pantig ang mabubuo natin kapag pinagsama natin ang tunog ng K at A? Mahusay! Ang mabubuong pantig ay Ka. Ngayon ay ating pagsamahin ang mga pantig na wi at ka. Anong salita ang mabubuo natin? Magaling! Ang mabubuo nating salita ay wika. Ang salitang wika ay may dalawang pantig. Wika! Kayo nga mga bata, ipalakpak pantig nga ninyo. Magaling! Ilang pantig mayroon ang salitang wika? Ano naman ang mabubuo nating salita kapag pinagsama natin ang mga tunog o pantig na a at wa? Magaling! Ang mabubuong salita ay awa. Basahin nga ninyo. Ilang pantig naman mayroon ang salitang awa? Ipalakpak pantig nga natin. Awa. Magaling! Ang awa ay may dalawang pantig. Ano naman ang mabubuo nating salita kapag pinagsama natin ang mga tunog o pantig na ha at wa? Magaling! Ang mabubuong salita ay hawa. Basahin niyo nga. Ilang pantig naman mayroon ang salitang hawa? Ipalakpak pantig nga natin. Hawa. Magaling! Ang hawa ay may dalawang pantig. Ano naman ang mabubuo nating salita kapag pinagsama natin ang mga tunog o pantig na hi at wa? Magaling! Ang mabubuong salita ay hiwa. Basahin niyo nga. Ilang pantig naman mayroon ang salitang hiwa? Ipalakpak pantig nga natin. Magaling!
Ang hiwa ay may dalawang pandig. Ano naman ang mabubuo nating salita kapag pinagsama natin ang mga tunog o pantig na bu, wa, at ya? Mahusay! Ang mabubuong salita ay buwaya. Basahin nyo nga. Ilang pantig naman mayroon ang salitang buwaya? Ipalakpak pantig nga ninyo. Buwaya. Magaling! Ang buwaya ay may tatlong pantig. Ngayon ay magpapakita ako ng salita. Ipalakpak pantig ninyo at sabihin kung ilang pantig mayroon ang salitang inyong ipinalakpak pantig. Handa na ba kayo? Para sa unang salita, masaya. Ngayon ay ipalakpak pantig ninyo. Ilang pantig? Magaling! Ang salitang masaya ay may tatlong pantig. Masaya. Ang susunod na salita naman ay paa. Ngayon ay palakpak pantig ninyo. Ilang pantig? Tama! Ang salitang paa ay may dalawang pantig. Ang susunod na salita naman ay halaman. Ngayon ay ipalakpak pantig ninyo. Ilang pantig? Magaling! Ang salitang halaman ay may tatlong pantig. Halaman. Ang susunod na salita naman ay manika. Ngayon ay palakpak pantig ninyo. Ilang pantig? Magaling! Ang salitang manika ay may tatlong pantig. Manika. Ang susunod na salita naman ay maligaya. Ngayon ay palakpak pantig ninyo. Ilang pantig? Magaling! Ang salitang maligaya ay may apat na pantig. Maligaya. Naintindihan ba ang ating aralin, mga bata? Mahusay! Ngayon naman, para sa ating susunod na aralin, ihanda ang inyong mga lapis at papel. Isulat kung ilang pantig mayroon ang mga salitang makikita sa pisara. Handa na bang sagutin, mga bata? Para sa unang bilang. Basahin nyo nga. Ano ang sagot ninyo? Tama! Ang salitang kawawa ay may tatlong pantig. Ang susunod naman ay basahin nga natin. Ilang pantig mayroon ang yero? Magaling! Dalawa. Para sa ikatlong bilang, ilang pantig mayroon ito?
Ang salita ay may tatlong pantig. Basahin nga mga bata ang ika-apat na bilang. Ilang pantig mayroon ang salitang buko? Magaling! Ang buko ay may dalawang pantig. Basahin naman ninyo ang panghuling bilang. Tama, manok. Ilang pantig mayroon ang salitang manok? Mahusay, dalawang pantig ang salitang manok. Nakuha ba ninyo mga bata? Mahusay, bigyan ng limang palakpak ang inyong mga sarili. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tandaan, tayo ay makabubuo ng mga salita kapag pinagsasama natin ang mga tunog. Kaya huwag ninyong kalilimutan ang mga tunog ng mga letra ng ating alpabetong Filipino. Laging tandaan na mag-aral ng mabuti upang ang pangarap ninyo ay inyong makamit. Ako si Teacher Mikey. Hanggang sa muli mga bata!